naririyan na yan. Ano pa ang ating magagawa? Malaking kahihiyan abuti natin kung sakalit sumakalam na lang ba't ka naging pagkakain. At kung sakalit dumating si Roberto magaling sa Amerika, nasi ko pa namang ni nanay sa akin yung mapangasawa. Ano na lang ang magiging pagkakalam ng bata? Kapag hindi niya kagustuhan yung pangyayari niyan. Kailangan ko mag-isip ng isang parang para sa kabuti natin lahat. Kuya, anong iniisip mong gawin? Sa bagay, ay laban sa kalobang kong gagawin kong ito. Ito na harapin kong gawin. Kuya! Kaya naabutin ko sakalit sumakalam na lamad lang yung naging kalakas. At kinakailangan mawala sa tahanan itong mga. Ito, Diyos ko! Diyos na yan! Tapat mo hindi mo nalalaman kung sino hampas lupa at lakas tangan, ana. Maging anong uring tao si Antonio, ay hindi ang aking anakan siyang dapat magdusa. Yan ang kasawian ko. Nasa talaga akong mag-peace habang buhay. Sa akin ka dapat sumunod. Sa ikaw mabuti mo rin. Ano pa magiging pag-asa mo sa buhay kung sakalit malaman ng madlang na ikaw isang dalagang may anak? Wala na po akong naangat sa buhay. Pagin sa wimpo. Huwi niya po ako'y patay na. Kaya dapat dapat pa siya. Ma, huwag ninyo ilayo sa akin ang aking anak. Para sa kabutihan mo rin ang gagawin ko. Mawiwi ka mo marahil. Na ako isang among tulang. Ngayon ay naging isang babae ka ang palandangan. Kaya, huwag mo akong tigilan. Ulit ako mo. Ang aking ligaya yung aking... Sukat na! Pagkaisan mo na magdali. Hindi mo sama ang mga tulad. Lisa, saka'y dadali ng aking anak. Iwan, parang hindi pagkakatiwala ang bata kundi sa mabuting kamay. Kaya tumahimik ka na. Mabuting kamay pa kaya na dapat tumingin sa akin, anak. Ako, ako naman dapat tumingin sa akin, anak. Itay, itay! Saan ninyong pintuan? Mabing niyo na yun sa akin, anak. Ano yung loob? Ako po'y isang mahirap. Wala po akong kaya upang buhayin ang aking kaya ipinakikiusap ko sana sa inyo, kung maaari ay ang punensya upang huwag mamatay ng gutom. Bakit po? 10 araw ng ina ng tatay niya. Namatay po sa panganganak. Kaya 10 araw. Wala po asawa ang aking anak. Siya po'y pinaklaruan lamang ng isang gunang pusong lalaki. Kaya bakit niya iwanan pa ninyo dito ang bata? Bakit hindi pati kayo matira na rin? Eh, ako po'y kasalukuyang naninilbihan sa isang pinagkakautangan ko. At ang kwantang nautang ko ay isa kong nagugol sa libing ng aking anak. Kailan ninyo babalikan ang bata? Una ko po ay palarin. At ang Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo. Sa bagay na iyo, wala kayong aalalahanin. Sapagkat, ako'y totoong magustuhin sa mga bata. Salamat po. Ang pagkawang gawa ninyo sa batang yan ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Salim ito dun sa taong pinagliligin ang mga dalaga sa isang. Madali ka sila, alis na. Yun po bang taong yun? Oo, yun nga. Madali ka pa saan din mapasan. Senyorita, hindi ko po yung nabunta. Hindi na ba? At yung mga bulaklak, tayo na sa bahay.
may kasaysayan. Tulad ng nangyari ng kayo'y mahal. Ako lamang ay di mo pakinggan. Ngunit ang katotohanan, kita'y minamahal. Lagi itinatanong ang kanyang anak. Yan daw ang suliranin niya kung kaya hindi niya matanggap ang pag-ibig ni Roberto. Hindi niya malaman kung dapat o hindi dapat pagtapat kay Roberto. Ano inaakala mo? Hindi niya dapat ipagtapat. Bibihira sa lalaki. Matatanggap ang isang babae ng may anak na maging asawa niya. Ilang bagay kung kaya, hindi layo kong bata. At hindi ko siya makapagpasawa ng isang lalaking maraman. Luisa, kung ako hindi nang patawid sa aking karamdaman, ay ito lang bata sa aking anak, sa kanyang ikabubuti, ikaliligaya. Oo, kuya. Huwag kang mag-alala. Din ang aking nagsin. At kung kaya lamang ako nagpapatasigla at nanait pang mabuhay, itay lamang at sa piso yung para sa nanak na hindi ko malamang kung saan naroon.
Bakit mo nabanggitin ang iyong anak? Sato-sato. Tutok ko ang aking boss. Magtalim. Malapit na akong mamatay. Hindi ko pahalimu. At itat mo yung Dialuisa. At ayon ang pagtingin to ang papahalim sa akin. Itay, kaninugot ang niya sinasabi. Umasa kay Kibatala. Hindi kayo mamamatay. Sino ang may ibig na mamatay? Salutan, may isang anak na pinakamamahal ko ng labi sa buhay. Sadya kayo ko pang mamatay. Ibig kong makita yung kaligayahan. Matapos. Ay, mamatay na lang. Kay talibig to. Maligaya ho. Alaala, magpahingat ka na at masumasayong masyadong magsasalita. Thank you.
sulat na yan? Para kanino? Si Rupert. Sinasapan niya ang pupunta iyong anak? Bakit may pinagtapat? Paano kaya hiya ang labas mo? At tuluyang kang mabigoy dyan sa ginawa mong yan? Bahala na siya. Pasok! Ano yan? Hihingi po sana ako ng permiso sa inyo upang makauwi sa amin. May sakit po ang aking anak eh. At kailan ang balik mo? Marahil po eh, bukas na ng gabi, senyorito. Ikaw bahala. Ang halaga, nagbawasan na ninyo sa aking sweldo. Ano po yung babawas ko sa sweldo mo? Sa naubusan lahat ng kautang mo? Eh, ang ibig kong sabihin eh, sa susunod na sweldo. Ang magkano kailangan mo? 4 na kilo ang senyorito. O, sasampuin. Tsaka mo na ibalik sa akin ang sukli pagbalik mo. Salamat po, senyorito. Lalakad na po. Naroon si Faustina? Hindi, wala po ba sa bahay? Wala eh. Tiang. Marahan din na ako dadalawin ni Roberto. Ikaw kasi, pinagtapat mo sa kanyang lahat eh. Ewan ko rin, baka marami naman siyang gawain ngayon. Kung talagang tunay ang kanyang pagmamahal sa akin, ay hindi sapat na dahilan yun upang ako'y kanyang limuti. Marahan din na niya ako tunay ni Lady. Ano nang iniisip ng batang ito? Kung hindi siya pumarito, dihayaan mo. Hindi lamang siya lalaki. Wala na pong ibang lalaki kung maaaring tanggapin na aking puso. Kung hindi siya, siya po lamang. Ay siya, Luisa. Kinusot ng aking kapalaran. Huwag kang mawawala ng pag-asa. At baka siya pumarito rin. Diyan ka muna, ha? Hahanapin ko si Faustina. Hindi pa nakapagsasaing eh. Opo. Magandang hapon po, Doña Luisa. Akala ko hindi ka nadarating. Si Magdalena hindi mapalagay eh. Saan po siya naroon? Nasa halamanan. Punta mo na siya. Opo, yun muna kayo. Nalalaman mo lamang kung gaano ka kamahal sa akin. Ilang sala'y dadalawin mo ko ako. Ano kaya ang nagawa niya? Hindi kaya niya ako minamahal? Ay! Roberto, di yata't narinito ka? Kanina pa, Magdalena. Narinig ko lahat ang sinabi mo. May alinlangan ko pala sa akin kung kumahal. Ako'y walang alinglangan sa iyong pagmamahal. Ang inaalala ko lamang, baka ikaw ay nagbago na. At ako'y limutin. Maaari ba kitang limutin? Ikaw na sinasamba ko ng higit sa lahat dito sa mundo. Sa lahat ng sandali, ikaw ang laman ng aking bulimi. Kahit kung papayag ka,
pagbaba ng inyong luksa, ay haharap tayo sa damana. Sumasangayo ka ba? Hindi ka kaya magbago, Robert, kung sakali tayo kasama. Hindi, hindi, Magdalena. Dapat ipagtapad natin ang bagay nito sa Tiyan. Ba siya nga. Kung gusto mo, ngayon din eh. Ayun na. Dalawang oras na ako dito, eh, hindi mo pa ako sinasagot. Ipagtapad mo na sa akin ngayon kung ako yung iniibig ko, hindi. Iisipin ko muna, hindi pa kita masagot ngayon. Kailan pa? Ano pang iisipin mo? Matatanda na tayo at kukunti ng panahon nung nalalabi para sa atin. Mahirap na ang magsisi. Dahil nga sa katandaan natin ay tila kahiyahiya pang mag-asawa. Huli na tayo sa panahon. Aba, walang huli sa isang tulay na pag-ibig. Matatanda na nga tayo. Ngunit ang ating mga puso ay sariwa. Pagkat ikaw ay dalaga at ako naman ay binata. Lalong kahiyahiyang manatili tayo matatandang walang asawa. Bukas ka na bumalik, at saka mo na malalaman ang aking sagot. O, bakit bukas pa? Sige na. Anong pauna na ang ginagawa niyo rito? Anong oras na at hindi ko pa nakakapagsahay? At kayo, anong kailangan ninyo? Kanino kayo humingi ng pahintulot upang makapasok dito? Wala po. Alam niyo, senyora, naparito po siya upang... Upang ano? Sa anong dahilan? Nakakahiya po, senyora. Senyora, ang totoo po, ay patagal na po akong lumiligaw sa kanya. At kaya ko na po siyang buhay. Hindi ko na po siya patatrabahohin. At ako po naman ay may kaya sa buhay. May asyenda po ako at... Ako po ay patawarin na lang, senyora. Ako po ay paalam na. Yan ka na, Pustina. Sino? Oh. Ano po yun, senyorito? Kala ko po may sakit ang anak ko. Meron nga po. Ngunit ngayon po wala na. Magaling na po siya. Ako po'y lalakad na, senyorito. Ikaw bahala. Tiyang, meron kami pagtatapat sa inyo. Ano yun? Sabihin mo na. Alam ko na ang ibig ninyo sabihin. Na kayo'y... Sige nga po. Walang hiya ka! Manloloko! Bakit mo sinabi mong binata ka? Kayong may anak ka pala. Aba, yun dinahilan ko lamang sa Panginoon ko upang ako'y payagan makaalis. Ngunit ang totoo, talagang ako'y binata. Hindi ako naniniwala sa pinagsasabi mong yan. Kaya't mula ngayon ay huwag ka nang tutuntong dito. Walang diyang buhay. Maya, Lilia,
ay kasaysayan. Tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magdanaw. Takot lamang ay di mo pakinggan. Ngunit ang katotohanan kita'y siyang limutin. Hindi siya. Hindi ko maaaring limutin siya. Ano kaya naging kapalaran? At ano kaya ang kanyang pangalan? Ang pangalan ng iyong anak, Tita. Kung gayon, alam ninyo kung saan naroon ang aking anak. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Alam mo, nung mamatay ang iyong ama, ibig ko na sanang ipagtapat sa iyo. Tatapat ako'y nangamba na baka dahil doon ay madagdag ang pangyong sa manang loob. Kaya, inilihim ko na sa iyo. At ang isa, nang kunin sa iyo ang bata ng iyong ama, at ang naging tigapag-alaga doon, ay nagnangalan daw Anday. Hindi ko lamang malaman kung sino'y nabubuhay pa ngayon. Kinakailangan na napin natin siya. Baka sakaling buhay pa. Sayang lamang ating pagod. Saka, nagawa ko na ang lahat ng paraan ng paghanap. Panay na kabigongan lamang aking nakata. Kasama pa si Faustina na aming sadyay ng bahay na kanyang pinagdalhan doon. Datapat wala na sila roon. Kahit na, dapat nating hanapin siya. Magkasakali tayo. Ikaw ang bahala. Magandang araw po, senyora. Magandang araw naman. Palimusan lang ninyo ako. Salamat po. Walang anuman. Na nakikilalang Anday. Mayroon pa bang nasasihiro kahit nagsisay na mabuhay
pamansin kay... Puti, mahiga ka nang makapatay na ka. Wala. Ubo na, bababa mo na ako. Bakit kaya pinintulutan niya makapanid si Antonio? Anong ibig sabihin ito? Diyos ko, baka hindi niya natanggap ang sulat ko. Antonio, ikaw na sana ang bahala magpapasesyo sa asawa ko. May karamdaman lamang eh. Wala kang alala ni Roberto. Siya, alis na ako. Saka na ako babalik. Ikaw ang bahala. Diyan ka na. Diyos. Saan na ihingo ka pa ba? Kunti lang. Roberto, di yata't pinahintulutan mo makapanigid si Antonio? At bakit hindi? Wala. Di bakit itinanong mo sa akin kung bakit pinahintulutan ko siya makapanigid dito kanina? Roberto, nasama ang aking katawan. Saka ko nasasabihin sa isibang araw. O, ikaw ang bahala. Magpahinga ka na kung nagam. Hindi nga niya natanggap ang sulat ko. Bakit kaya? Hello? Ikaw ba si Magdalena? Oy, Magdalena. Ngayon din bumarito ka, ha? At may mahalagang bagay kang dapat malaman. Oo. Ngayon din, ha? O, bumarito ka. Oo, Diyos. Paparito ba siya? Oh, paparito daw ho siya ngayon. Papaya. Gusto ko lang mapakasip ni Mang Antonio. Kaya kita tira ba? Kumusta ka, Magdalena? Alam kong ako yung kinasusuklaman. Subali, upang maputol ang kaligayahan mo sa piling ng iyong minamahal na asawa, ay minabuti kong makausap at tungkol sa isang kasunduan. Anong kasunduan? Una, dahil sa ating anak. Ikalawa, dahil sa lihim na ito na hindi pa nalalaman ni Roberto. Ang mga bagay na ito ay hindi niya malalaman kailanman. Kung ako iyong bibigyan ng 5,000 piso lamang, upang gugulin ko naman patungo Amerika. Napakalaki naman ang hinihingi ninyo. Lalong malaking halaga ang mawawala sa kaligayahan nila ni Roberto. Dapat kang mahiya sa sarili mo, Antonio. Ang akala mahiya sa natatakot akong magdusa. Alam ng Diyos na hindi ako nakulang kay Roberto. Kaya't nanaisin ko panlasapin ang kapahitan na aming buhay. Huwag lamang masunod ang kaitiman ng iyong buti. Ikaw ang bahala. Si Roberto ay matali kong kaibigan. Kailangan malaman niya ito. Diyan na kayo. Mga Antonio, sandali lamang. Upo muna kayo sandali. Kakausapin ko aking pamangkino. Opo. Magdalena. Hindi ko sandali. Ikaw ang mahal mo, Tita. Sumalit ang iyong anak mo si Tita. Paano? Kung makita mo na at pagkatapos ay punin sa'yo ni Antonio. Isipsipin mo mabuti. Baka ikaw yung nabibilaan mo lang. Kiyang, ano inyong pasya? Ikaw rin lamang may sabi sa akin na hindi natanggap ang sulat mo ni Roberto. At kung sa ganang akin, ay dapat malihim ang bagay na yan. Ang mabuti, pagbigyan na natin si Antonio upang huwag makarating sa kalaman ni Roberto ang bagay na yan. At kinakailangan sa bibig mo manggaling ang pagtatapat at huwag kay Antonio. Alalahanin mo ang malaking bulong maaaring maidulog sa'yo. Pagkakataon, dumating sa kaalaman ni Roberto ang bagay niya.
bahala siya. Ito ang gulong-gulo ng aking isip. Kung gano'n, sasabihin mo kung bumalik na siya baba. Opo. Bukas namang Antonio, malalaman ninyo ang tiyak na sakuta aking pamangkin. Kayo po mas sumi. Paalam sa inyo. Adios po. Ay, tiyan. Ano kaya magiging bukas ng aking kapamangkin? Huwag kang mangambay, ha? Pabaya mo sa akin at makikita mo, maayos natin. Sibuti ninyo siyan. Tulungan naman tayo ni Batala. May awa sa atin ang Diyos. Humahanga sa batig ito eh.
Ano pangalan mo, Ina? Ito po. Tita. Iyatay ko si Tita? Opo. Bakit? Nakikilala po ba ninyo siya? Hindi ko po masiyak kung siya nga si Tita ang hinahanap namin. Pagkat, ay Diyos ko. Ang mabuti ihahati na namin kayo sa inyong bahay upang makapagtanong naman ang mga mahalagang bagay. Maaari mo ba? Bakit po hindi? Ngunit bakit hindi pa ninyo dito sabihin sa akin? Pinakita po namin na kung maaari, ito na sa inyo. Tayo na po. Tuloy kayo. Kayo na ang bahala magpaumanin sa aming bahay na kung masyadong magulot, walang kaayos-ayos. Wala kayong alalahanin. Maupo kayo. Ano ba ang ating pag-uusapan? Nais po sana namin ipagtapat ninyo kung kayo nga ang tunay na ina ni Tita. Bakit po ninyo tinatanong? Bakit may anak ako na ng pangalan ay Tita rin. Hindi pa siya nang mawalay sa akin. Baka nakakapangalan po lamang. Bakit ang tunay na ina ni Tita ay namatay na si Isinan sa maliwanag. Kaya't hindi maaaring siyang inyong hinahanap. Hindi po ba may isang babae na dala dito sa inyo na isang sanggol upang inyong alagaan? Meron nga po. Alola ni Tita. At siya rin po nagsabi sa akin na namatay na ang ina ng bata. At nakiusap nga po sa akin na ampunin ko na raw sapagkat siya isang mahirap. Na nararoon ng lola niya, hindi po ba napaparito? Simula na iwanan ng bata. May apat na beses po lamang siya napunta doon sa aming bahay na inilipan. At simula na noon, mayroon na po yata 10 taon ngayon na nakararaan na hindi ko na siya nakita. Hanggang ngayon. Ano po ang pangalan ng lola? Faustina po. Faustina? Walang iba. Siya nga ang aking anak. Kung gayon, kayo siya aling Anday. Ako nga po. Tita, anak ko, lumapit ka sa akin. Ayoko, hindi ko kayo nakikilala. Ito ang tunay kong ina. Huwag kang matakot. Ako ang tunay mong ina. Lumapit ka sa akin. Hindi ako maaaring maniwala na kayo ina ng bata. Ano po inyong mga bayan? Ang pangalan ninyo, ni Tita, at ng aming utusan si Faustina, ay sapat ng katibayan upang kayo maniwala sa amin. Kaya't sa loob na isang buwan ay kukunin na namin ang bata. Hindi siya maaaring kunin sa akin. At bakit hindi? Ako ang tunay na ina. Maging kayo na nga ang tunay na ina ni Tita, ay wala na kayong karapatan sa bata. Ang batang ito hindi na maaaring mahiwalay sa akin habang ako'y nabubuhay. May matwit kayo magdamdam. Alam kong mahal ninyo si Tita. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na kayo na pag-iwanan ng aming utusan. Ngunit, karapatan ng isang ina ang kininang kanyang anak sa palang araw. Ang pagkawalay sa akin ng bata ay laban sa kalooban ko. Inagaw sa akin ang aking ama. Ako mawala sa amin tahanan ng aking anak. Nang malihim ang aking kasama. Nang mamatay ang aking ama, ay pinaghanap ko na siya hanggang ngayon. Dapat kayong maawa sa akin. Hindi ko siya kukunin ngayon, hindi sa ibang araw. Mahigit akong karapatan sa bata kaysa inyo. Pagkat ako nagpalaki. Nagtiis ako ng katakot-takot ng hirap. Hanggang sa abutin ko ako'y kamulubi. At saka ngayon na siya na lang ang aking tanging pagpasok sa buhay na ito. Isa ka pa ninyo kukunin. Ngayon ninyo sa mabuting salitaan ay kinakailangan sa hukuman natin dalhin ang bagay na ito. Dalhin niyo. At ako naman yung nahahandang magtanggol. Hindi kailangan siyang. Alam ko magdudulot sa kanila. Hindi ka kaunting hirap.
Yung kukunin natin ang bata ng biglaan. Alinganday, okay magalit sa akin. At lana kong magdusa. Kung magdurugo ang iyong puso. Kita, anak ko, huwag ka magagalit sa akin. Okay, walang kasalanan. Bigyan mo isang anak lamang. Kailangan bigyan mo ko ng 2,000 piso. Hindi na ako maaaring magbigay pa. Talaga napakatabla ng iyong mukha. Kaya naman kita nabigyan yung una, dahil sa mga pasya na aking siya. Subalit ngayon, wala ka na maasahan. Hindi maamin ang sarili ko. Paglilihim nito kay Roberto. Kaya lumayas ka ngayon din. Walang hiya. Magbabayad ka rin. Nasa talaga ako. Anong pasiya niyo, Doña Luisa? At bakit? Anong akala mo? Naloko mo na kami noong nagdang araw. Ngayon ay magagawa mo pa rin? Hindi na. Ngayon din, lumayas ka rin sa amin. Kayong bahala. Baka kayo magsisi. Gabino! Anong oras umalis sa senyora? Kanina pong umaga, mga alas 9. Hindi ba sinabi sa iyo kung saan siya pupunta? Tila po sa bahay ng kanyang tiya. Ako yung Alice, ha? Kung siya dumating at itanong kung saan ako nagpunta, sabihin mong hinahanap ko siya. Opo, senyorita. Bakit ngayon ka lamang? Eh... Lagi ka na lamang umalis ng bahay. Di bihira kitang tatlang dito huwag pwede marating. Saan ka ba nagpupunta? Sadyang lang ako nagpupunta. Bakit? Ayaw mo ba ako umalis ng bahay? Hindi sayang. Ibig kong tatlang kita rito huwag pwede marating. Matalas hindi ka na rito na nananghalil eh. Hindi mo nang sinasabi ko saan ka naroon. Hindi na maulit ang ganyan, Roberto. Kaya ako umalis eh, dahil sanayinip ako ng kantay sa iyo eh. Saan si Junior? Nasa itas, marahil ay natutulog. Uy, alis muna at may kompromiso ako. Kurarating ko lamang, alis ka na naman. Sandali lamang mo. Kung bahala. Diyos na dakila. Bigyan ninyo ko ng lakas upang may pagtapat ko sa akin. Ang aking kapo. Huwag ninyo ipahintulot na makaimali kami. Dahil dito. Kapatid. Yan ang totoo, Roberto. Hindi ko sana naisugatan ng iyong damdamin. Subalit, lalo mapipintasan mo kung mapalitanin pa sa iba. Hindi ko kalayang si Magdalena may pigdaan ng kasawian. Ang ikinagagalit ko ay kung bakit hindi pigtapat sa akin bago kami kasal. At kung ako na sa katayuan mo, lalayasin ko siya. Salamat ng marami sa binalita mo sa akin yan. Diyan ka na, Antonio.
Roberto, ganyan ang tingin mo sa akin. Dapat mong malaman ang dahilan na ikaw ay hindi nararapat sa tahanan ito. Ngayon ay alam ko na lahat ang lingin mo. Wala kang pusong babae. Hindi mo malangit at tapat sa akin bago tayo kasal. Sino? Sino nagsabi sa iyo? Sino pag hindi si Antonio? Roberto, okay, walang tinatago ng lingin. Ako'y sumulat sa iyo. Balit, hindi ko malamang bakit hindi mo natanggap. Sino ngayon? Bakit hindi mo tinanong sa akin kung natanggap kong sulat mo? Kala mo yata'y maniniwala tap sa iyo? Kaya't bukas na bukas ay inaasahan kung hindi kita makikita rito. Naintindihan mo? Roberto! Roberto! Sana lang sasabihin mo sa akin at hindi ko maniniwala sa iyo. Dapat kitang pandirihan, kasuklaman at susumpahan ang buhay. Walang turing! Ito! Lapitan ng bata niya. Hindi kanya dapat makilala. Roberto, anong lupit mo naman? Hindi natin matitis mo ang pagdasahan ko ngayon. Ang mga pangyayari, umuwi ka mo nga ako'y nakasala sa iyo. At hindi kita masisisi. Subalit, saksi ko ang langit na ako hindi nagkulang sa'yo, Roberto. Sukat na. Ang bata niya mo na lang makikita. Limuti mo na ako at ang bata, pagkat inaari ka na namin patay. Diyos ko, tumawa ka sa akin. Aga mo. Ano nangyari sa'yo? Ay, Tiang. Bakit? Pagtapat mo sa'kin. Ano nangyari sa'yo? Dumating din ang araw na pinangangambahan ko. Sinumpa na ako ni Roberto. Hindi na ako marin tumuntun sa kanyang tahanan. Pagkat nalaman din niya ang tungkol sa'king anak. Ikaw kasi, hindi mo binigyan muli ng salapi si Antonio. Unang palang siya magsabi kay Roberto. Kahit natin bigyan siya ng salapi, talagang malalaman din niya balang araw. Talaga ako'y namulat upang maglusa. Hindi namang kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Marahil eh, malaon na akong patay. Pabaiha, ay sa guni-guni hindi mo dapat isipin ang tangkang yan. Magtiis ka. Paglabanan mo lahat ng kasabi ang dumadating sa iyo. At may wakas din ang lahat. Ang dalawang anak ko siya ko inaalala. Si Junior kung sakali lumaki. At hindi ako nagkikita. Ay hindi na naman ako kikilala ni ina. Katulad ni tita. Kaya wala na akong hangat na mabuhay. Upang makula sa pinanggayon. Kaya nabahala sa aking mga anak. Ay, lokang bata ito. Kung ano ang iniisip. Huwag mong tip-tipin ang mga nangyayari sa iyo. At may awa din ng Diyos.
puyali to pang sa dyan si tita. Kung sakaling hindi ako makabalik. Aba, baka kung ano ang iniisip mo. Huwag kayo mag-aalala siya. At doon ako magbabakasyon kung pumayag ang ina-inahan ni tita. Tiyahatid kita. Huwag na po. Ibig kong pakibalitaan ninyo ang mga nangyayari sa banit. Roberto. Ano kung sinero niya kung minsan ay dumadalaw kay Sosina? Sa kanya kayong magtanong. Ikaw ang bahala. Huwag ka sanang magtatagal doon. Ang gusto ko kung maaari madala mo dito si tita. Opo. Yan din ang talagang nasa isip ko. Kung nangangamba sa batang yun at laging napupuyat sa kaawin. Huwag ka makasakit ang kawawang anak ko. Maligayang Pasko, araw ng kasayahan at ang bawat tao sa tuloy na babuhay. Maligayang Pasko, ang lahat ng susahan sa dakilang araw na mundo'y higigang magdan at nag-aalala. Ang puso ng lahat, ang bawat pasalamat ay dalang ni paglingan. At ang siluman, laging dinarasan. Huwag ng pagkahitan ng ligaya ng buhay. Magdan at nagagalak. Ang puso ng lahat, ang bawat pasalamat, ay dalang ni paglinga. Pag-asa ng sinuman, laging dinadasal. Huwag ng pagkaisan ng ligaya ng buhay. Ano? Ganyan ako, ling-galing mo anak ko. Magandang umaga po naman. Kamusta, tita? Magaling ka pala umawi. Ikaw para sa iyo. Naparito po ako upang ipag-iusap muli. Nakukunin ko na si tita. At doon na po sa aming matitira. Alam naman ninyo na ako hindi mo kapag-iulit sa kanila. Sila mong ang tangi kong ligaya kasama sa buhay niyo. Ako ang kanyang tunay na ina. Hindi kayo. Ang dugong nananalay tayo sa kanyang mukha ay sa akin. Sa mata ng tao ay kayo kanya ina. Subalit, sa harap ng Diyos, ayoko. Halinganday, para ninyong awa, ibigay ninyo sa akin. Hindi ko po masasagot ang inyong kahilingan. Ipinaubaya kong kasagutan sa bata. At kung ano man ang kanyang magiging pasya, ayaw at isang din sa kanyang ikalulitan. Tita, anak ko, sasama ka ba sa akin? Sumama ka sa akin. Ako ang tunay mong ina. Sinagalaga lamang sa'yo. Kung talaga kayo ang aking ina, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit hindi ako sa inyo lumaki? Siya ang tunay mong ina. Kaya't ibig kong malaman kung sino sa amin dalawa ang pipiliin ng mga kasama. Sa kanya o sa akin. Huwag kang matakot. Kung ayaw mo na sa akin, ay sa kanya ka na sumama. Kabayan mo na ako manatili dito, nag-iisa. Ina, ayaw ko mahiwalay sa inyo. Bakit mahal na mahal ko kayo? Hindi ka mahihiwalay sa akin kung ayaw mo ito.
Narinig na ninyo ang kapasiyahan ng bata. Opo. Yaman hindi na ako mahal ng aking anak. Ay pinakikiusap ko muli kung maaari ako manatili dito. Kaninang araw. Kayo po masusunod. Tita, lumapit ka sa iyo din. Mahal kong anak. May katwiran kang makumiwalay sa iyong kinikilala at ina. Ngunit, katawagin mo rin sana ako ng ina. Ngunit, Papa, anak ko. Baka ako sa dumin eh. Ma, mukha ko malis. Pinatawag ka eh. Senyora, narito na po. Kumusta ang bata? May sakit po. May sakit? Opo. May ilang araw na sakit ng bata? May apat na araw na po yata, senyora. Kaya balisan-balisan ang senyorito. Postina, sabihin mo na ihanda ngayon din ang auto. Ako'y ngayon din alis. Opo, senyora. Salamat, ha? Magdalena! Magdalena!
Bakit yan? Si Junior ay may sakit. Diyos ko. Si yata? Oo, kaya takong na parito upang mabatid mo. At ibig ko rin malaman kung ito sasama sa akin. Sasama ko ngayon. Hanggang bukas ng gabi, malalaman natin kung may pag-asa mo. Paano, Doktor, kung ulitin ang paglipan? Kung ano man ang mangyari, ay tawagin ninyo. Huwag ninyong aalisin ang bulsa de hielo sa ulo. Diyan na kayo. Lamang ko pinagpapawalan mo ako pumalik. Subalit dahil sa aking anak na may karamdaman, ay nangaso ko kung makita. Hindi. Hindi mo siya rin kailangan makita. Ngayon na yung lumayas ka! Maawa ka sa akin. Alam ko malubang ating anak. At hindi ko siya magkalaman lang. Sinabi ko sa'yo lumayas ka eh. Hindi kita maaari yung payagang makita mo siya. Ikaw ay patay na sa aming dalawa. Roberto! Ako may karapatan tumingin sa akin, anak. At hindi mo papayagan makita ko siya. Hindi ka na naawa sa akin. Utang ng loob. Ayaw na kitang makita rito. Sulong, lumayas ka! Pagka hindi ko magpagpigil, mapagbuhatan lang kita ng kamay. Roberto! Sulong! Hindi ka na naawa. Nalala ko, Roberto. Paano nga rin? Sisiyan mo rin ang inyong pagparusa sa akin. Anak, ang ibang maaaring tinuyo sa kanya kundi ako. Inikipal ako inyong pagkat. Ngunit, hindi kong magduling ninyo. Hindi ko matatanggap ang kahit anong halaga ibibigay niyo sa akin. Hindi ko may pagpapalit ang pagmamahal ko sa lapit. Kung mayroon kayo sa iyo, ay kukunin ko ang bata. At kung sino man ang umatid sa akin dito, ay makapiyama. Bitawanin niyo ang bata. Hindi ninyo ako marikulin. Kapalit niyo ako kasama sa inyo. Hindi ka susama sa iyong mama? Hindi ko lamang kayo nakita. Hindi ko kayo, ama. Ano? Pagnikan ka ng aking anak! Inyong anak, dapat kayo mahiya. Kayo ang dapat mahiya. Pagkatapos na iwanan ninyo ang bata sa gitna ng hirap at pakikibagat sa buhay. At ngayong malaki itibig pa ninyo.
pang may sala sa lahat ng mga pangyayari, Roberto. Sa takot kung baka kung malaman mo ang kanyang kasawian, ay magbago ka na at sinuti mo siya. Kaya't hindi ko na pinadala ang sulat na yan. Ngayon ko naliwanag ang lahat. Kung akala niya ay natanggap ko ang sulat nito. Kaya't nang makita niya si Antonio dito, ay magtaka siya kung bakit pinapanipang. Hindi siya nakulang sa aking buhay. At nang malaman niyang hindi mo natanggap ang sulat na yan, ay naghari na sa kanyang pangambang baka siya pagbikaan mong isang malilin lang. Kaya, minabuti na niya ang paglilihin. Salamat na lamang at nakita kong sulat na yan. At kung hindi, marahil na hindi ka maniniwala sa kanya. Ang totoo, nung pamang kayo bago ipasal, ay ibig na niya ipagtapad sa'yo. Datapat akong humadlang. Sa pagkaalala ko na, yan ang naipangako ko sa kanyang ama. Na kung maaari, ilihim ang bago niya. Saan mo pinasin na Ronin? Parahil lang sa kanyang anak. Dapat mo siyang hanapin. Siya nga, Roberto. Dapat mo siyang hanapin sapagkat siya walang kasalanan. At walang salang matutuwa siya. Sabi ko lamang niya, pupunta raw po siya sa libingan upang dalawin ang kanyang anak. Kung sakaling hindi namin siya makita, at bumalik dito, pakisabi lamang ninyo, ibig siya makuusap sa aming kama. Opo, sasabihin ko po. Ngunit, sino po ba sila at nang masabi ko sa kanya kung sino? Sabihin niyo, Roberto po. Maasahan ninyo. Naaalis na. Kahit manuari bumalik kayo agad. Maraming salamat. Itaan mo. Kaya kayo, alin natin. Yes, po. Alis na kami. Hindi na ba sila? Konti na lamang ito. Dito, hindi na lamang. Halingay ninyo mga aking mga. Junior, mahal ko. Naririto ang mga. Naging kanasama. Walang sino man ang mama. Inyong kapatid. At hindi nila kinikilala ninyo. Hindi na kinilala. At hindi tatagal. Tayo mo. Lagi siyang pumupunta sa bahay at dumadaing sa akin na wala daw siyang mapapunan. Walang daing sa akin, kundi panay siya lapi. Ibig ko sana, bigyan mo ko ng 1,000 piso upang ibigay ko sa kanya. At yan ang halagang inuungin niya sa akin. Saan siya ngayon naroon? Sa aking bahay. Talagang walang siya. Talaga. At ang mabuti, bigyan mo na ng salapi upang makalayo. Roberto, bakit nandito yung walang yan yan? Bakit na parit? Upang gumawa ng panibago sa galit sa ating dalawa. Talaga napakawalang niya mo. Huminahon ka mo. Antonio, ikaw ay tinuring kong isang kaibigan at pinakatiwalaan ko ng labis. Bagamat ikaw ang naging sanhi na magkasawian ni Magdalena, eh hindi kita pagkikigantihan. Sapagkat yun yung mga pangyayari noong una na hindi ko pa siya asawa. Datapot ngayon, kapag ikaw ay nakangat, nasira ang kaligayahan ng aking tahanan, ay
sinusumpa ko sa iyong papapahama ka. Kaya ito na love, baka na ngayon dito. At huwag ka nang uling makabalik. Sayang, hindi ninyo ko makikita. Hindi, Bali. Makikita kita sa ibang araw. Inang, bakit kayo umiiyak? May sakit pa yata kayo, hindi na ako lalakad. Walang anuman ang sakit ko ito. Sumama ka na sa kanila. At baka ka mahuli. Lalapad na kami ila. Oo. Diba niyo minum ng tubig? Hindi na ho. Masamaan kayo? Uuwi kami ngayon din. Ano pong sabi? Malupa ba ang aking ina? Hindi naman. Narinig ko eh. Kaya na pong umuwi. Oo. Magpaalam ka muna sa may bahay. Opo. Ang Victor?
kaawa-awang bata. Pakatat na nating patay na si Andan. Kailangan natin uyagat. Ganun na. Hingin ng mga tao, ulitin niyo inyong nawi. Sige na, tita. Paulakan mo na sila. Sandali po lamang. Ano yun? Tumatala ko inyo na. Siya nga ba? Oo, nanood na yan. Kahit pong muwi. Misa na lamang, Iha, ha? Sige na, Iha. Sabi ng bata? Hindi po naman. Ang totoo ay malungkot. Kailangan uwi natin ngayon din. Sama ko. Roberto, tayo na. Yan. Kayo nang bala sa mga bisita. Hindi mo tulay na ina. Kahit iya, kapag pa rin kayo sa akin, sagit ka na naman. Nanday, ang inyong pagtingin at pagmamahal kay tita. Magkamanin din niyo siya, anak. Nagtulad siya sa tulay na ino. Tito, mahal ko. Magpapakabait ka sana habang buhay. Thank you.
Wala ko ba? Kailangan iluwas natin sa Maynila. Tulungan niyo ko. Gusto mo ba, Eva?